I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everyone, hello people, hello words, and hello Philippines. So yun guys, shout out sa inyong lahat, especially the Marcos loyalists and supporters. So mayroon tayong very very important, upload videos, update tungkol dito guys kay Senator Padilla. Pakinggan nyo po ang kanyang mungkahi tungkol dito sa issue ng Western Philippine Sea. Oh, puro tayo salita ng salita, wala sa gawa. Ako lang guys, ang masasabi ko lang, panahon pa ni Panot po yan. No, maraming administrasyon na dumaan pero hindi nagagawa ng paraan. But anyway guys, don't forget to likes and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga bagong upload videos and live. Bye, bye, bye. Babus, pakinggan nyo po si the bad boy, Senator Padilla. Sir Robin Hood Padilla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po, binabati ko po kayo ng magandang umaga, Ginoong Pangulo, at ang atin pong mga idolong senador, Senator Jinggo Estrada at Senator Bato de la Rosa, sa magandang umaga po. At sa lahat po ng ating mga panauhin. Ako po ay madaling pumunta dito sapagkat napakaganda po ng mga panukalang batas na ito. Sapagkat ako po ay matagal lang. Pasensya na po kaya kung bigote ko iba-iba kasi dahil sa medyo iba-iba yata ang direksyon ngayon. Alam niyo po, sa ating pong konstitusyon, dahil ako po ay nasa komite ng amendment and revision ng constitution, meron pong isang nakakabahala doon. Noon pong 1973 constitution, nakalagay po doon bago ang Pangulo ng Pilipinas ay maaring magdeklara ng martial law kung merong imminent danger. Sa 1987 constitution po, tinanggal na po yun. Nawala na po yung imminent danger. Ang nakalagay na po doon kung meron ng rebellion, meron ng invasion, sa madaling salita, huli na yun. Sa pangalawang punto po, yung pong sa constitution din po sinasabi doon na malinaw na malinaw ng ating mga tao, mga citizen natin, kailangan sa kahit anong oras ay handa na ipagtanggol ang ating bansa. Ang hindi ko po naiintindihan, bakit pa kami dumadaan sa proseso na ipinagpipilitan namin kami mga pabor na magkaroon ng mandatory military service ang mga Pilipino, eh parang hirap na hirap pa kami. Hindi ko mo maintindihan, mahal na taga-pangulo, kung bakit parang ang ating mga salidang batas ay minsan mas mababa. Nagiging mas mababa sa mga normal na batas. Samantalang malinaw na dapat ang saligang batas ay siyang mayor. Siya dapat ang pinakikinggan, siya dapat ang ating sinusunod. Ngayon, itong mga panukalang ito, napakahalaga po nito, ang kapal. No? Napakahalaga po nito dahil ang posisyon natin ngayon sa buong mundo, handa ba ang Pilipinas ipagtanggol ang sarili niya? Alam naman po natin lahat kung ano ang nangyayari ngayon sa Ukraine. Ang Ukraine po, katulad ng sinabi ng bagong AFP Chief of Staff natin, General Broner, nakakasurvive sila sa gerang ito dahil ang mga civilian nila ay tumutulong sa military. Ang malaking question ngayon para po sa ating lahat, kailan po ba natin talagang uobligahin ang ating mga kababayan na pumasok na dito sa military service? Kasi puro tayo reklamo. Pahandaan China, binomba tayo ng tubig. Puro tayo salita. Kulang tayo sa gawa. Sana, sa pamamagitan po ng pagdinig na ito, mahal na taga-pangulo, atin na pong in English ma-realize
na tayo po ay namamangka sa isang ilog na napakalakas na ng alon. Sana yung patungkol po dyan sa usapin ng martial law na mailagay yung imminent danger uli at ito pong military service ay maganap na. Yun lamang po, mga taga-pangulo.